Vamonos rápido. Abulin ang dalawang yon. Kailangan na natin makatakap dito. Iniisip ang paraan. Magpalit tayo ng damit. Pero paano kay Elias? Bagi mapahamak. Huwag ka naman ganala sa akin. Kaya ko na sarili ko. Maubusan tayo ng oras. Ayun! Ayun sila! Bilisan na natin, Senyor Ibarra. Alam mo yata sa amin, di asintado, Senyor Ibarra. Ang gusto kong bigyang pagpapahalaga. Kung wala tayong mga ekspertong siyentista, ay wala tayong pag-unlad, Padre Camora. At mananakbo lagi ang mga marinero sa silangan at kanluran upang itusok ang tikim sa buhanginan. Magtigil ka, Bensay. Kailangan lang ng sapat na karanasan ng mga mamamayan kung paano ba mapaganda ang ilog pasig. Hindi na kailangan pumasok sa eskwela para matuto lang ng sensya. Diyan ako hindi nga sa'yo, Padre Camora. Kailangan natin na matagalin ang isip sa pagtugon ng mga problema. Dapat mong isipin na malaking suliranin ang mabuhanging at saka at likong-likong daan ng Ilog Pasig. Teka. Huwag kayo mag-irelo parang manok sa sabungan at baka kayo magkasakitan. Konting lamig lamang ng ulo at konting pag-unawa. Sa iba't ibang punto, debis sa Bensay, tama si Padre Camora. Anong senti-sentis siya? Anong tali-talino? Simpleng karanasan lamang ang dapat na... Putris na! Napakalaking problema! Sasagutin na simpleng karanasan! Naibaw na ba kayo, Padre Salvi? Mga simpleng problema ngayon ay nangangailangan lang ng lohi ka, mga kasama. Ang lunas ay napakadali. Hindi ko alam kung ba't walang nakaisip nito. Humukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at padaan ito sa Maynila. Magbukas ng isang bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng bagong kanal. At saka ng dating Ilog Pasig. Walang magugugol doon ko studio dahil mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo.
Kung gayon, pilitin gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Tama ay bubungan niya. Mga kagulduhan, ha? Nag-alsa na ba ang pinsan ng bayang Ehipto? Nag-alsa na ba ang mga binanggong Hudyo laban sa banal na Espiritu? Mga tao kayo, kala ko mas makauunawa kayo sa kasaysayan. At ano pa ito? Ay di minsan nagimagsik sa mga panahong mga taga rito ay pinipilit upang magkot ng malaking punong kahoy upang gawing daong. Kung di dahil sa mga... Ang mga panahong yaw ay malayo na. Ang mga punong ito ay hindi na muli maghihimagsik kahit bigyan mo ng mas maraming gawain at mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano. Incoming guest! Dati, ayaw niya pa rin magpagamot. Hindi mo pa kayo sa pumunta ng San Diego upang tingnan ang mga paupahang bahay nito. Noong mga bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pang mga drogang iyan. Hindi ko ba lubos maisip kung saan ba galing ang masamang gamot na iyan? Mawalang galang na po, ngunit ang opio po ay isang uri ng halaman. Hindi ito isang uri ng gamot na kakatuklas pa lamang, at hindi rin isang uri ng halaman na katutubo pa lang sa ganitong kapanahonan. Hindi ba, Basilio? Anong sinabi mo, kaibigan? Parang noong panahon na rin nga kayo mayroon ng opio. Tama, mayroon na nga. Ngunit, hindi ito masyadong napapansin dahil ang karamihan ay abala sa pag-aaral. Teka, may iba nga ako ng usapan. Kumusta na nga pala ang inyong itinatatag na akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda ang mga guro at ang mga para lang gagamitin. Talagay kong hindi matutuloy yun dahil ito'y tututulan ni Patrick Sibayla. Matutuloy po, sapagkat iniintay lang po namin ang permiso pagkatapos na makipagkita ni Padre Irini kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng dalawang kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang mga kagamitan naman ay handog na mayamang si Makarib at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti naman kung gano'n. Sana yun kayo magtugumpay sa inyong mga plano. O paano, mauna na ako sa inyo. Kailangan ko na punti sa taas. Maiwan ko na muna kayo. May bang ako? Ano nga pala sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka, kaibigan! Tiyo at kayo namulan ang ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Ang umiibig nga naman. Okay, so ganito ibig lang yung kasintahan. Maganda na yung mayaman pa. Kaya lang ay ano? Teka lang, yung kabahan. Kung gusto ko sabihin ay, kaya lang, lagi niya kasama kay Auntie, upugod ng sungit. Palibasa ng tanda na. Alam mo ba, Basilio, na pinakausapan ako ni Doña Victorina na hanapin ang kanyang esposo na si Don Tiburcio. Kumaya ka naman dahil mahal mo si Paulita. Alam mo ba na sa bahay ng aking tiyuhin nagtatago ang kanyang esposo? Ito ba mga sinasabi mo? Oo, kaya nga ayaw niyang umakyat sa taas dahil alam niya na kapag pumunta siya doon ay tatanong siyang sigurado ni Doña Victorina. Magandang araw sa inyo. Mahalin ba akong makasali sa usapan ninyo? Tila kayo nagkakasiyahan. Basilio, ikaw ba'y pa-uwi na at magbabakasyon? Ganun na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababae mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit, magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi ba po ba kayo nakarating sa bahay nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao din ay hindi naman bumibili ng mga alas. Sa palagay ko, umatawag din yung mahihira. Sadyang hindi lang kami bumibili ng mga gamit na hindi namin kailangan. Beno,
Head up, saluhan nyo na lang ako, uminom ng serbesa. Salamat, Mino. Ngunit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama na puro tubig ang iniinom. Kung tubig lang iniinom ni Padre Camora, siguro, walang chismis silang maririnig. Hindi tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay nakakamatay ng apoy. At kapag ang tubig ay nagalit, iyon ay maaaring lumawak at maging dagat na handang lumagwasak at pumatay. Kapag iyon ay pinainit, ay nagiging singaw na handang tumunaw. Pagpamanhin niyo, Binuo, kami mauuna na sa inyo. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na sa amin doon sa may daong bulihan. Walang anuman, pangarap pasilyo, pawang mga pangarap. Napakatapaw mo magsalita kay Kung Simon. Taong yan ay nakapanghihilakbot, halos kinakatakutan ko. Siya ang tinatawag na kuyumangging kardinal. Kardinal? Dun Simon, kung sagulian ang kutang general. Padre Florentino, hinihintay na kayo sa itaas. Hayaan ninyo, susunod na ako. May kakausapin lamang ako. Ako'y papanood na rin. Padre Florentino, halina kayo sa itaas. Naroon na sina Padre Camora at Padre Salvi. Salamat, Kapitan, sa iyong pagtawag. Subali... Kung hindi kayo papanik sa kubyerta, ay iisipin ng mga prayling ayaw niyong makipagsalamuha sa kanila. Kakausapin ko lamang ang aking pamakinasir sa gani at ako'y may ihahabilin lamang saglit sa kanya. Isa gani, huwag mo nang aakyat sa kubyerta habang ako ay naroon. Baka magpakalabi sa tayo sa kagandahang loob ng kapitan. Ayokong isipin ng mga tao na ang ganong bagay sa atin. Hindi yun ang tunay na dahilan. Ang totoo ay ayaw niya lang makausap ko si Doña Victorina. Saan naman kayo nagtago? Hindi nyo nakita ang pinakamainam na bagay sa paglalakbay? Ay nako! Hindi ako nagtago. Nakakita na ako ng ilog at tanawin. Ang pawang may mga kabuluhan na lamang sa akin ay may mga alamat. Kung alamat lang din naman ang pag-uusapan, mayroon din yan ang ilog Pasig. Yan ang alamat na malapad na bato. Batong buhay na sagrado na sinasabing tahanan ng mga espiritu. Dito rin daw nagtatago ang mga... Lahat ng tao ay nakakalam yan! Padre, hindi ko pa alam ang alamat na iyon. Siya nga, tungkol bastan ba ang kwentong iyan, Patrick? Sabi nila, may isang estudyante. Ngunit Kapitan, mawalang galang na, alam mo ba kung sanda ko dito ng laban na pati ang isang nagnangalang Guevara, Navarra, o Ibarra? Ibarra? Kristos, tama, Ibarra yon. Ginoong Bansay? Pala. Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayong bakas ng tubig? Di sa kanya. Doon. Tumingin tayo sa malayo. Siyang pilibustero. Iba yun ang tinatawag ng napakamurang paglilibing, Padre Camora.
lagi ko nang nasasabi na mga bilbustero ay hindi maasahang magkameron ng marangal na libing. Ano nangyayari sa iyo, Ginyong Simon? Kayo ba ay nalulula? Kayo ba naman ay dati ang malalakbay? Kayo ba ay naiilo sa ganitong halos patak lang ng tubig ang laman? Dapat niyong malaman na hindi niyo maipapari sa isang patak ng tubig ang lakbayin ito. Ang lawang ito ay higit na malaki sa alinman lawas sa lahat ng lawas sa Espanya, pagsamasamahin mo. Nakakita na ako ng mga sanay na mandaragat na nangahilo rito. Thank you.
Mga Ginoo, Padre, maaari ko ba kayong imbentahin papuntang Tiani para may pakita ng aking mga alahas? Pupunta kami, Senyor Simon. Makakasa kayong makapunta kami sa Tiani. Pero siguraduhin ninyong masisayang kami sa inyong mga alahas. Patunayan ninyong kayo lamang ang mag-aalahas na tinitingala sa buong mundo. Sayang naman kung pabubulaanan ninyo ang mga papuri na tatanggap ninyo. Sisikapin ko hong pumunta. Kailangan ko ng isang relo. Ngunit kung ako ay maging abalay, pakikiusapan ko na lamang si Kapitan Pasilio na ako ay kanyang pilian sa inyong koleksyon. Ito po ang aking bayan. Huwag na po, tinyente. Regalo ko na lamang po sa inyong relo. Itago na lamang po ninyong pera. Hindi niyo maaaring hindi tanggapin ang aking bayad. Mapapahiya po ako. Sige po, magagalit po ako kapag babayaran po ninyo sa harapan ng ating mga kaibigan. Gusto ko rin po magpabili sa inyo, Kapitan Basilio. Isang magandang pares ng hikaw ang ay pakikikuha ko. Pagbalik na lamang po sa kumbento, babayaran ko. Napakatuso. Nagtubuan niya lahat ng tao. Oo, mga balita. Kukuha niya lang. Pero sa kalahati lang, punong halaga ng mga alas na pinagbibili niya. Mga hulugan na siya ay tumutubo ng sobra-sobra. Kakalungkot lang isipin na makatulad yung mga duyon ng kumikita. Tagal-tagal din ako hindi nakapunta rito. Anong may babalitan niyo sa akin? Dalawa raw po sa mga manggagawa ang ikinulong. Isa raw po dito ay ipinatapon. At nabalitaan niyo rin po ba ang araw-araw ay may napepesting kalabaw? Po ba kayo medyo may maganda ibabalita sa akin? Yung may kinalaman sa ating bayan? May kinalaman ba sa bayang ito? Kasi sa Diego po ba ikanin nyo? Yung isa pong kasama natin sa makabilang buhay na, yung matanda na mamahala sa kagubatan, balitang ayaw doon pong payagan na ilibing ang pobreng matanda. Bakit daw? Naman daw po si Kapitan Diego na amo nito. Kailangan daw po ang pinansalong paglilibingan at ang mga ritual na isasagawa sa simba. Hindi ko kailangan ng pangkain na yan. Kailan ko iyon namatay sa sakit upang maoperahan at mapag-aralan. Wala na bang ibang mga ibabalita? Maliban tungkol sa mga patay-patay? Dinakip na mga turisan si Kabesang Talis. Pinalungkot niya ako sa balitang iyan. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Iwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Teka, anong tulog yun?
kilala niya doon. Ngunit, anong ginagawa niya sa libingan ng aking ina? Maaari ko po ba kayo matulungan, Ginoo? At sa tingin mo, anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung hindi po magpupunta, unis mo po kung ito tayo nagtagpo. May 13 taon na nakakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Galiligaya ko po kung ako'y makakatulong ngayon sa inyo. At sa tingin mo, sino ako? Isang tao, pinalalagay ko napakadakila. Isang taong pinagpapalagay ng lahat maliban sa akin na patay na at ang tinamong kasawi at ilabos kong ipinagdarama. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Lihim na maaaring may kapahamak. Di mo ba naisip na maaaring kang masawi sa aking kamay? Totoo ako'y naparito. 13 taon na ang nakalipas upang dakilain ang aking kaibigan na inilaan ang buhay para sa mga Pilipinong mga naapi. At ngayon nagbalik ako para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay lubusang pumalit na sa lipunan. At ang mga kabataan wala nang ginawa kung hindi sumunod, magpaalipin, at hindi pinakikinggan. Hindi Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Anin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Hindi, Ginoong Simon. Mali ang inyong iniisip. At ano ang iyong mahihita kung ikay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyon na labang mahahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga tao na siya mismo pumatay sa kanila? Ano ang nais nyo gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Gaya ko mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi ko maaaring hukayin na aking ina. At hirap ako kuma ng kanyang pangkay at pagkatapos ay magbinta ng kung sino-sino mang Kastila. Katulad ko, may dapat ka rin singilin sa lipunan. Pinaslang ang kapatid mo at hindi nabigyan ng katarungan ang pagkabalir ng nanay mo. Tapwa tayo uhaw sa katarungan. Salip na wasakin natin ang isa't isa. Dapat lang tayo magkasama. Tama ka. Ako ang iyong nakita 13 taon na nakakaraan. Sinandun ko ang isang matalik na kaibigan na inalay ang buhay para sa akin. Kung papayag ka, umani ka sa akin. Tama kaya ang aking ginawa. Bahala na. Mamatay ang mahihina at may titira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lamang. Nalalapit na ang itagumpay. Kaunting tiis na lang. Kapag hindi mo nakabisado yung dasal ngayon, hindi ka patatawarin ng Diyos yung mga kasalanan.
Meron akong kwintas dito ng dati ay slave para sa tagpuan ko sa piramide. Meron din ako dito mga sing-sing na dati pag-aari ng mga mababatas na Romano. Natagpuan naman to sa mga buho sa Cartago. Marahil yung ipinadala ni Hannibal matapos ang digmaan sa Kenya. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dati pag-aari ng mga babaeng taga Roma. Ito ay nakuha sa bahay liwa-liwang ni Anyo Musyo, Papilino sa Pompeya. Ginoong Simon, mayroon din ba kayong nabindisyon ng rosaryo ng Papa? At mga bagay nangyari sa Roma at mga padibosyon? Nasabi ni Inay, nagbibigay ng siguradong kapatawaran kahit hindi ka maumpisal. Sina ano ba? Parang hindi ka dalaga. Inay naman, masakit yun. Ah, meron ako na hinahanap ninyo. Ito ang mga antikong alahas. Ang singsing na dati kay Prinsesa Dilambel at ang hikaw na dati kay Maria Antoinette. Ay, ang gaganda! Aray, inay naman! Tingnan ninyo, ang isa lamang sa asul na batong ito ay parang walang mali at tahimik. Tila bituin ng galing sa kalangitan. Kapag nairegalo sa tamang tao sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakatitik ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya ng gugol sa kapayapaan ng lahat. At sa isa pang maliit na batong tulad nito, mapula, simpula ng dugo ng puso at pagkauha sa pagiganti, singkinang ng luha ng ulila, muling natamo ang kalayaan, na ibalik ang ama sa katahanan, ang ama sa mga anak, at sa kanyang asawa at sa buong pamilyang nailigtas sa miserableng hinaharap. Kayo, wala ba kayong ipagbibili? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay naipagbili na at ang natira na lamang ay wala ng gaanong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Tama. Iyon ay isang laket na may brilyante at esmeralda. Isinuot iyon ng matali kong kaibigan bago siya nagmongha. Bibig ko ang disenyo. Magkano may pagbibig? Nagustuhan ko. Pagbibili mo ba ito sa gandang piso? O gusto mo ipagbalit sa ibang yan? Pumili ka. Kabesan Tales, saan ko ba makita ang kwintas na iyan? Kung ako, itatalo ko na lang ito parang lalakya. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing silpay at tapayat. Mahina at halos hindi na makapagsita. Kaya di pinagbigay alam ng lahat na siya'y mamamati na sansa. Mataas ang pagtingin ni Padre Salve, ang Padre Confessor niya. Marahil iyon ang dahilan huli kung bakit ayaw niya ipagbigay ang agnos at mas pinili na lamang isanda ang kanyang sarili. Kung panihintulutan ninyo ako, pupunta lamang ako sa bayan upang isang gunoy sa aking anak. Babalik din ako bago magbili. Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nagudyok sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimithian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming mga kamay sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan ay hihingan namin kayo ng malaking tubos. Telesporo Juan de Dios. At sa wakas, natagpuan ko na rin na aking mga tauhan.
Kamusta na kaya ang San Diego? Ganun pa rin, General. Hindi pa rin nagbabayad ng ating mga Indio. Ano kaya ang maaari nating gawin? Kung gayoy, sa pilitang pagbayarin, kapag di nagbayad, patayin. Talagang napakabait sa akin ng tadhana. Sinuswerte talaga ako. Parang malas. Pagbigyan lang. Ang galing mo siya, General. Salamat. Aba! Kala niyo yata, namumulat ako ng pera. Nagagalit na nga ang mga Indio sa pagbabayad ng buwis. Padre, tulungan na kita. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam ang laro ito. Kapalit ng aking mga anghiya, yung mga pangako niyo sa pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Ikaw, Padre, si Baylan, limang araw mong kakalimutan ang pagkakawang gawa, karalitaan at pagkamasunuri. Ikaw, Padre Erne, nilimutin mo ang pagkalinis ng ugali, pagkamaunawain at iba pa. At ang sa inyo naman mo, Kapitan General, ang pag-uutos nila pagbabalilin ang isang bihan habang sila ay pinaghahatid at hirap. Ngunit Ginoong Simon, ano po mapapala ninyo sa mga panalo mula sa kabaitan ng bunganga at sa mga tao at sa mga kapupatapon at mga pagpatay? Ah, marami. Ako'y sawaan sa kakarinig ng kabutihan. Hangad kong lipunin lahat na nakakalat sa daigdig. Ilagay sa isang sakot maitapon sa dagat kahit gawing pabigat ang aking mga brilyante. Lipunin ang masama at linisin ang bayan. Ikay may galit at poot sa mga tulisan, di po ba? Wala sa mga tulisan sa bundok ang kasamaan, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Ginoo, hindi ba't may panukalang gawing paaralan ng mga sabungan? Ngunit may tumututol dahil nagbabayad doon ng 450,000 piso ang nagpapasabong ng walang kahirap-hirap. Ipapasara ang mga paaralan para sa pasugalan? Bibitiw na muna ako. May binabalak ako ukol dyan. Yun ang isang tahimik na pag-aasa. Kahinahinalang kahilingan. Palayain ang matanda. Hindi nila masasabi na hindi ako marunong maawa. Ano nga kasi yung tinuro kahapon? Ang tagal namang kasing walang klase. Nga pala, Placido. Pagbayad ka nga ng 3 piso. O 4 na piso na. May pera ka naman para sa ating papatayong rebulto. Nga pala, Placido. Gusto mo bang mag-diabetido tayo? Nakakatamad na pumasok. Ayoko, ikaw na lamang. Marami kong gagawin. May nasolven pa tayo yung tungkol sa salamin. Magandang hapon din din yung paulitan.
Ang ganda naman, Lia. Sabihin niyo na lang sa professor na may sakit ako. Susundan ko lamang ang napakagandang babae niya. Pirmahan niyan, hindi ako maaaring pumirma na hindi ko pa nababasa at hindi ko naunawakan. Magandang hapon ko, padre. Wala kayong galang! Bumati kayo sa akin! Kamusta ang may sakit? Ang bago ng tibok ng puso. Ang inang mahina ang pulso. Muna siya ng gana sa pagkain. Pinagpapawisan siyang mabuti sa madaling araw. Ang karat na antasan sa buong katawan niya. Maaaring mamatay siya sa anumang oras. Tulad ng Pilipinas. Parang siyang pinahina ng mga pangungot. Ng mga pananakot. Tulad ng pamahalaan? Ilang araw na nakaraan, nagising siya at hadilim. Akala niya, ipulog na siya. Kaya nagwala. Ito ay minura. Nagsuspita siyang nilukit ko ang kanyang mga mata. Nangilawan ko na pagkamala niya akong si Padre Irene. Ako daw ang tagapagligtas niya. Makinig kayo sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, sa isang sinis ko'y magsisimula ang himagsikan. Magsasara ang universidad bukas. Dahil makikita niyo lamang ang labanan at patayan, handa na ang lahat. Di ako ang aming tagumpay. Hindi makatutunin sa amin na ituturin namin kaaway. Basilio, naparito ako upang pabilihin ka. Kamatayan mo o kinabukasan mo. Kamatayan? Kinabukasan ko? Hawak ko ang lakas na nagpapakilo sa ating pamahalaan. Naglilibang sila sa teatro. Ang hindi nila alam ay walang makakauwi ngayong gabi para sila'y matulog. Marahil sa pag-aalsang ito'y makikita nilang pinapatay o pumapatay sila. Sinamahan ako hanggang dito ni Cabezantales. Huling alok na to. Papalig kayo sa amin o masasalanta kayo ng aking mga tauhan. Kailangan may panigang kayo sa oras na ito. Si Maria Clara! Oo, iligtas niya para sa akin. Sinibok kong mabuhay at makabalik sa aking bayan para lamang iligtas siya. Kailangan na isagawa ang himagsikang ito na magbubukas ng mga bagong pintong kumpento. Ginoo! Ngunit, patay na si Maria Clara kanina pang alas 6 ng hapon. Buhay ang aking mahal! Buhay si Maria Clara! Sino lamang ako nilaki para makailwas kayo sa himagsikan? Kailangan iligtas natin siya. Kung hindi, mamatay kayo kinabukasan. Ilang araw siyang may sakit. Umisita sa kumbento at napatid ko ang nangyari. Kasinungalingan! Kasinungalingan! Thank you.
na ito ni Padre Salve, hatid ni Padre Irene ay Kapitan Tiago. Magdamag na umiiyak ang may sakit. Hinahagat ang larawan ng kanyang anak at hinihinga ito ng tawad. Tumantong iyon sa labis na paglikit niya ng opyo. Ngayon pong hapon, dinugtog ang kampana ng pangagunyas para sa pagyaho ni Maria Clara. Ang tunog ng agunyas na kanina ko pang naririnig ay para pala sa aking minamahal na si Maria Clara. Lumaos ang demon lang ako nakikita. Inalaman na nabubuhay ako para sa kanya. Mahal ko, bakit di mo ako hinintay? Buhay ako, mahal ko. Nangako ko, nababalikan kita. Nangako ko, ngunit di ko matutupad yun sapagkat ikay lumisa na. Mahal ko. Mahal na mahal kita, Maria Clara. Paano pa mabubuhay kung wala ka na? Nabubuhay lang ako para sa iyo. Ikaw ang buhay ko, Maria Clara. Ikaw may hawak ng buhay ko. Mahal ko kaya. Kaya wala nang silbi. Wala nang silbi. Wala nang silbing mabuhay pa. Mahal kong Maria Clara. Bakit di mo ko inintay? At ikay lumisa na. Mahal ko. Mahal ko. Sila yung mga balisa. May natagpuan ang mga suburigong pastin na idinigin pa sa mga nagsama-samang estudyante ng nagdaang gabi. Kaya itapon mo na ang lahat ng makasasamang papeles na may kinalaman sa asosasyon ng mga estudyante. Osilio, dinaharap ka namin! Pati ngayon yung huli! Lawin nila itong masama! Papakalap ka ng mga sedisyosong karatula! Ano? Walang totohanan yan! Lawin nila itong masama! Ay, hindi. Maupo ka.
Anong inyong problema? Tinaki po ang aking nobyong si Basilio. Ngunit, wala po siyang kasalanan, Padre. Napagbintangan lang po siya. Matutulungan niyo po ba akong makalaya si Basilio? Parang awa niyo na po. Oo, matutulungan ko ang iyong nobyo. Susulatan ko agad si Alvarez. At kinaumagahan, makakalaya na siya. Talaga ho, Padre. Salamat ho, Padre. Kahit ano, para sa aking kaawa-awang hil, sumunod ka lamang at pati langit ay ibibigay ko sa iyo. Hindi po ako ganung babae, Padre. Mabuhay!
Diba dapat sila na pagtitiwala niya? Siya ang naglibing sa aking ina. Ang mga tao sa loob ang pumatay. Sinubukan kong kalimutan ng lahat. Magpatawad. Ngunit ang mga tanig ng ganang din. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong mag-anis? Oo, bakit naman hindi? Ilagay niyo na sa kainan. Sarili. Dapat na rin akong umalis. Anong ginagawa mo dito? Sagani! Tara na! Umalis tayo dito! Bakit ka aalis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Ibig ko siya makita. Gusto mo ba nang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka! Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Maaari ito sumabog. Anong mga oras ngayon? Tara! Bukas ay iba na siya. Kawan ka ng Diyos. Anong bagay ito? Nakasulat dito. Juan Edsel Pares Crisostomo Ibarra? Uy! Isang biro lang iyan! Hindi magandang biro! Saan ka babanta mo lang sa isang taong na mayapa? Si Ibarra. Siya nagsulat na ito. Sulat kami niya ito. Wala po itang biro lang yan. Walang dapat ipangamba. Ito lang ang kasiyahan. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat? Padre Irine! Pagkakas na lang ang tawid sa... Maginakaw! Halika't pumasok ka muna sa loob. Wala ito, Padre. Pagkalipas lang ng sandali, mawawala din ang lahat. Alam mo kung oras ang tapalun na ang nasa sa aking katawan. Oh, Diyos ko. Huwag kayong matakot.
nais kong ilahad sa inyo ang aking bihin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo magtungo ay kasama natin ang Diyos. Padre, ayaw ko mamatay ng kanyang kasamaan. Ako si Krisostomo Ibarra, na lalo'y pinagpalagay ng patay na. Noong araw, matapos ko mag-aaral sa Europa, ako'y umuwi upang pakasalan ng aking babaeng iniibig na si Maria Clara. Ano ko sa hindi na lupa? Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Na ikaw ay nadala lamang ng iyong galit at paghihiganti. Kagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi natupad ang iyong mga plano dahil alam niyang ito'y hindi tama. Igalang natin ang kapasahan ng Diyos. Pagpalagay niyo po ba? Diyos ang nagkaloob nito. Walang makapagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghahangad ng masama sa atin. Kung gayon, bakit din niya ako tinutulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang siyang nakakagawa ng dakila. Bakit akong pinaparsahan at hindi ang masasamang namamahala na walang tulog kundi kasamaan? Kailangan nating alugin ang lagayan upang malimuyak ang bango. Ako, si Jose Rizal, ang tumitindig upang isigaw gamit ang aking isip at pluma na labanan ang kasuklam-suklam na katiwalian ng Pilipinas. Aking isinulat ang nobelang ito upang ilangtad ang mga kawalang katarungan at sakit sa lipunan na laganap sa kolonyal na Pilipinas ng mga Espanyol. Katulad ng aking naunang isinulat na nobelang Noli Me Tangere, nilalayon ko na gisingin ng budhi ng aking mga kapwa Pilipino at pukawin ng kritikal na pag-iisip tungkol sa mapang-aping kolonyal na reheming kanilang ginagalawan. Ang nobelang ito ay pampolitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising panglalo sa maalab nating hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan para sa ating bayan. Hinangad ko na sa pamamagitan ng aking sinulat na nobelang El Filibusterismo na bigyang pansin ang mga mahahalagang paksang usapin sa aking panahon at magbigay ng inspirasyon sa aking mga kapwa Pilipino tungo sa pagbabago sa lipunan at politika at sa huli, ipaglaban ang kalayaan ng ating mga sarili-sarili pati na rin ng ating lupang sinilangan, ang Pilipinas.